yung nakakalungkot sa bansa natin, Pilipinas. We call ourselves the only Christian country in Asia, in the Far East. Pero malungkot ang katotohanan, we are not standing uprightly. Kaya yung ating panahon, kaya nga sabi na, kasabihan ngayon sa eskwelahan, better to cheat than to repeat. Kasi they love cheating arrangement. Tapos magtataka tayo bakit ang mayroong dayaan sa pamahalaan, may dayaan sa paglakad ng mga papeles, may dayaan sa tabuwis, may dayaan sa lahat. Kasi nag-aaral pa lang, grado pa lang, nagdadayaan na. And we call ourselves Christians because we are afraid to be rejected. Pero if our Lord Jesus Christ was rejected, it is expected for the followers of Jesus to be rejected when they stand on the truth. Gusto nyo ba magkaroon ng pagbabago? Then alamin natin ang totoong Pasko. Because this will change our country. We are anchored on the truth. No matter what happens, kahit anumang tatayo kayo, i-reject tayo, yes. Rejected by men, but accepted by God. Paano ang buhay natin pag wala na tayong, wala na tayong makain? Paano ang buhay natin pag wala na tayong trabaho? Si Elijah, pinakain ng Diyos sa magitan ng uwak. Huwag lang tayong magmadali at huwag lang tayong humanap ng marami. We will survive. At kung sakaling mamatay tayo, praise God pa rin. Bakit kamo? Because we will be with God in eternity where there would be no more hunger, no more tears, no more crying, no more sickness, no more death. Ayaw po ba natin yan?